Hello guys, welcome to my channel. Andito na naman po tayo. At for today's video po ay ipapakita ko po ang aking pag-prepare ng spinach. And the nutrition fact of spinach po, very very healthy and full of vitamins. And po, nakasulat po dyan yung nutrition fact about spinach. So, a week ago, nag-collapse po ako at na-diagnose ako as anemia and hypokalemia. So, anemia is very low in iron sa aking blood. At ganun din yung hypokalemia is very low potassium. So, just perfect. Yung spinach po, I need to eat more spinach, more vegetables, and red meat. Yeah, so para makarecover po agad sa anemia and hypokalemia disease po. So ayan, so ngayon ay magmumukbang po tayo ng spinach. So na-research ko po yung mga fruits and vegetables na very rich and high in iron and potassium, at isa po yung spinach. And very easy to eat din po yung spinach, at saka simple lang yung pag-prepare ko nito para maging mas healthy siya. So ayan po, kailangan po natin kumain ng marami at alagaan ang ating sarili bago pa po mangyari yung isang nangyari katulad po sa akin na nag-collapse lang ako kasi anemia ako, very low in iron and very low in potassium. So ayan, so today is spinach po ang aking imumukbangers. Very easy to prepare, so yan lang po. Then just boil, nag-boil lang po ako ng water, and then yan, boil the spinach lang. Ganyan. Easy. Okay lang po kahit na hindi siya lutong-luto. Yung medyo malutong-lutong pa. Actually, ang spinach is pwede siyang kaining raw. Parang salad lang siya. Kasi sa restaurant namin, meron silang spinach salad. But then, hindi po talaga ako maano sa pagkain ng raw na vegetable. Okay lang yung blanch. Pero hindi ko talaga gusto yung vegetable na hilaw ko siyang kakainin. So ayan, boil ko lang siya. Ang vegetable din kasi, may mga bacteria din siya. So kapag sobrang dami ka rin ng kain ng raw vegetable, hindi rin maganda sa health mo. Mas maganda yung i-blanch mo siya para makill lang yung mga bacteria ang nandoon. Kahit na matagal ko po siyang hinugasan, binabad ko yan siya. Oo, binabad ko talaga siya sa running water. Ilang beses kong hinugasan, tapos binabad. Tapos binabad ko pa sa water with salt, para maalis po kung ano man yung mga spray dyan. So ayan, ganyan lang. It's very easy. Boil, boil lang. So mas healthy rin kapag i-boil mo siya kasi wala siyang oil. Iwas din tayo sa ma-oil na pagkain kasi hindi rin maganda yung mga cholesterol masyado yung food natin. Mahirap rin po kapag masyadong high in cholesterol na rin yung blood natin. Hindi rin siya basta-bastang, hindi siya madaling pababain yung cholesterol. So ayan, boil, boil lang in hot water. Hindi ko siya gaanong niluto ng tuyong-tudo. Basta boil lang siya na medyo malutong-lutong pa siya. Tapos, nilagyan ko lang ng konting salt yung water para magkaroon po ng taste yung ano. Kasi mahilig po talaga ako sa
suka, kaya po siguro ako din na anemic kasi bawat kain ko ng vegetable, suka po talaga laging sasawan ko. So ngayon, no suka po. Just salt. So ayan, ready na ang aking spinach. Tapos yung soup, maganda rin siya, healthy siya. So ayan, mukbang na tayo ng spinach. Tara na, kain na po tayo. So yung soup, yung pinaglagaan po ng spinach o ng kahit anong vegetable nyo, yun yung gagawin nyo ring water, inumin nyo siya. Very healthy din kasi lahat po ng vitamins din na na-extract galing dun sa vegetable, doon siya sa soup lahat napupunta. Kaya yun, ayan, tulungan nyo po ako maubos ang isang malaking plato ng spinach. Kailangan ko po talaga, nag-research po talaga ako ng mga vegetable at saka fruit at saka juice na kailangan ko po kasi nga po na-diagnose ako as anemia nung nag-collapse ako last Friday. So mag 1 week na. Oo. So ayan. So kailangan kong rest more at saka eat more vegetable at saka red meat at saka eat more fruits. Tapos meron akong iron medication at saka meron akong potassium medication din na iniinom ko everyday. So may 7 days po akong sick leave. So ayan, huwag po natin limitahan yung sarili natin sa pagkain ng masasansyang pagkain na alam po natin. At saka iwasan po natin yung mga pagkain na alam natin hindi makabuti sa akin. Honestly po, sobrang ano po kasi ako, masyado po akong addicted sa coffee. Coffee and tea, yung ganun. So isang araw nakakatatlong cups po ako ng coffee. Kasi kapag hindi po talaga ako nagko-coffee, ano, ang tamlay ko parang tamad ako magtrabaho pagdating doon sa work ko. Eh, lagi namang may kape doon sa bahay ng boss ko. So, doon na ako nagkakape. Minsan, 3 times a day ako nakakapagkape ng purong, kape puro talaga. Yan yung parang kaping barako siya, ganun. Tapos, itong nga, nung nagkasakit na ako, na-realize ko, kailangan kong mag-search bakit. Kasi kumakain naman ako ng vegetable araw-araw, kumakain ako ng bananas, bakit naging hypokalemia ako? It means, bakit low in potassium ako? Kasi very rich in potassium po yung banana. So, nag-research po ako kung ano ang dahilan. At yun, foods and drinks to avoid. Number one po talaga ang nakalagay doon, avoid coffee and tea. Kasi yung coffee and tea pala, hindi rin pala maganda yung benefits sa katawan kasi ini-stop niya yung absorption ng iron at saka potassium in our body. So lahat po ng kinakain natin na rich in potassium and iron is very useless po if after meal mag-take po tayo ng coffee. Ganun po talagang mali ko. Ma-vegetable akong tao pero makape talaga ako. Hindi ako pwedeng walang kape sa isang maghapon kasi grabe rin ako todo sa trabaho. Kapag wala akong kape, antok na antok ako. Saka parang walang lakas yung katawan ko kasi masyado na akong dependent sa coffee. Masyado akong addicted. So, nag-stop na po talaga ako ng coffee simula po nang nag-collapse ako nung nadala ako sa ospital. Na yun nga, ang diagnose sa akin is low potassium and anemia po. Very low yung iron ko sa blood ko. Saka sobrang putla ko. So yun, hindi na ako nagko-coffee. Nag-juice na lang ako. Fruit juice. So okay lang magastos basta't healthy. Kasi akala ko mamamatay na talaga ako nung Friday. Thanks God, binigyan ako ni Lord ng second chance na mabuhay. So ngayon, naalagaan ko na talagang mabuti yung katawan. Hindi puro trabaho lang yung iniisip ko. Super addicted talaga ako sa trabaho.
hanggat nakakaya ako, sige pa rin ako ng sige. Kahit inaantok na ako, minsan hindi pa rin ako natutulog. So yun, ngayon nilimitahan po ako ng doktor na dapat before 9 or exactly 9 matutulog na po ako kasi bawal nang magpuyat. So alagaan po natin yung katawan natin at saka eat more vegetables and eat more fruits, eat more red meat. Kapag nakakaramdam po kayo ng pagkakahilo, magpapacheck agad. Huwag na nating antayin na magkulaps pa tayo. Katulad nga po na nangyari sa akin. Kasi nakakaramdam na po ako ng mga pagkahilo sa gabi. Kapag late na po, nakakaramdam po ako ng hilo. Kaya tsaka na ako natutulog. Minsan tinitiis ko pa rin kapag may ginagawa ako. Minsan nag-i-edit. So wag po tayong mag-focus masyado ng time natin sa work. At ganun din sa pag-YouTube. Bigyan po natin ng time yung sarili natin sa pagtulog. Tamang oras ng pagtulog, importante kasi kapag naningil po talaga yung katawan natin, doon lang natin marirealize yung pagkukulang natin sa katawan natin. Narealize ko talaga nung time na yun. Sabi ko, alagaan ko na yung sarili ko. So ayan, mukbang tayo ngayon ng spinach. Oh my god, naubos ko siya. Kunti pa. So, ayan po yung mga nare-research ko ngayon, yung mga foods and vegetables, fruits na high in calcium, high in potassium, and high in iron. Kasi yun po yung need ng body ko ngayon. Kahit na meron po akong medication ng iron at saka medication ng potassium, gusto ko pa rin tulungan yung sarili kong mapabilis yung pag-recover ko para makabalik na ako sa work. So, ayan. Ayan po. Sana po may natutunan po kayo dito sa aking video po for today. So, pag may mga sintomas po kayo naramdaman, magpa-blood test na po kayo kasi minsan hindi natin alam. Okay naman yung blood pressure natin. Kaso lang, yung red blood cells natin is ano na siya, bagsak na siya. So ayan, naubos ko po yung isang malaking plato ng spinach. At saka mayroon pa pong soup. Ayan, tapos drink the soup. Hopefully po, magka-recover na ako sa aking daman na ito nga, yung pagkakahilo kong madalas. So ayan, until see you po ulit sa aking next video, mag-share po ako ulit ng mga experience ko at saka yung mga iba pang food na good for our health. Thank you so much!